So guys, nandito po ako ngayon sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Yung pong elf ay gumugulong-gulong dito sa palayan at may tatlong tao na pasahero ang namatay on the spot. Lasing po yung driver kaya nabangga siya diyan sa puno ng coconut at nagsigbagsakan yung mga bunga at hanggang sa napunta doon sa rice field. So yan nga po, tingnan ninyo, may makikita pa kayong maraming buhok na sumabit sa elf. Ay, nakakalungkot ang aksidente na ito dahil tatlong buhay rin ang nawala. So, nandito naman po ako sa bukid at ito po yung ulam ko para tanghalian. Masarap na meatloaf at masarap tong i-partner sa kanin. At kung mayroon din akong panghimagas na buko, sobrang sarap nito kasi nilagyan ko ng biscuit at condensed milk. Ay, sarap-sarap talaga guys. Puno yung buko kanina at ako lang talaga ang nakaubos ng isang tupperware ng buko. So ito pala yung alaga naming manok na rooster dito at ito yung daddy ng mga cute na mga chicks na ito. Tingnan naman ninyo, imbis na sa kanilang mommy sila mag-loving-loving ay dito sila sa rooster. Tingnan ninyo. At ito yung ina ng mga cute na chicks na iyan. So, ito po yung view namin kapag umaga. Saka, flex ko lang pala sa inyo guys itong putsuka dahil kinagat ako nito sa kamay. Namaga yung kamay ko and it takes 5 days din para mag-heal yung kamay ko. Kaya sobrang nagalit ako sa putsuka na ito. Napaka sting ng kanyang anong tawag doon? Yung sa puwitan niya na once mahawakan mo siya ay tutusok sa skin mo. Grabe talaga to guys. Kaya iniiwasan ko talaga tong ganitong insekto tuwing gabi. At sa kasamaang palad ay pinapatay namin ito. Kasi alam naman ninyo napaka-dangerous nito lalo na sa mga bata. Kaya siya kawawa naman ang insekto na ito. Pero no choice ako. Kailangan ko na lang siyang i-deadball. Oh, sorry, putsukan. So, naghihingalo na ang putsukan ng mga oras na yan. Kasi pinalo ko talaga siya. Babagsak na kasi siya dun sa kamay ko na naman at mangangagat na naman. Ayoko nang mamaga yung kamay ko. So, sa inyo dyan, kailangan talagang umiwas kayo sa ganitong insekto. For safety na rin, okay? So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video, I am going to try... Actually, I saw it on YouTube that it straightens hair permanently. So, I am so curious if it's really effective. So, I'm going to try it, applying it on my hair today.
So this is what my hair looks like now before the procedure. It's so frizzy and curly, a little bit curly hair. I need 2 cups of water, 2 tablespoons of cornstarch, 'So, i-apply na po natin ngayon yung naluto natin na cornstarch. So, dapat lang na i-apply natin sa lahat ng hibla ng ating buhok. So, medyo sticky po yung nagawa natin na finished product. Kumuha kayo ng parang ito pa. At sa susunod na tawag, ito na po yung head sore na ating buhok ngayon pagkatapos ng mga 30 minutes ko lang po siya binabal sa aking buhok. So tingnan po nyo, may difference po ba yung buhok natin or wala. So that's all for today's video guys. I hope you like this video. And pasensya na po kayo sa background ko at hindi pa ako nakapag-tiklop ng mga damit. So, until my next video, goodbye!